Good morning mga friends. Welcome to my channel again. Matagal tayong hindi nagkita-kita. Nagpasarap ng konti ang lola nyo. Namasyal tayo ng konti kasama mga anak ko. Pero ngayon, since autumn na dito at nagwi-wilt na yung mga basil ko, hinarvest ko siya. At ang gagawin natin ngayon is pesto longganisa. Panoorin niyo po ito ha, kasi pwede natin itong pang-business. Okay, sisimulan na po natin. Introduce ko sa inyo kung ano-ano ang mga ingredients na gagamitin natin. But, kung babalikan niyo yung pesto sauce na video ko, parehong-pareho lang din. Kaya lang, mas marami ang garlic natin gagamitin ngayon dahil ihahalo natin siya sa longganisa. So, papakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga ingredients na gagamitin ko. Ayan mga friends, meron ako ditong pork giniling na koksan siya. Ang tawag sa koksan dito, yung made in Japan talaga. Hindi ako gumagamit ng meat from different countries. Kaya gawa siya talaga, dito siya talaga sa Japan. Meron tayong olive oil, cornstarch, at walnuts, at ang hinarvest kong basil, salt and pepper, 1 cloves of garlic and vinegar. Gagamit din tayo ng sugar. Ako kasi, since diabetic ako, meron akong equal na sweetener for cooking and baking. So, nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo ng granulated sugar, pwede rin naman. So, start na natin. Gagawa muna tayo ng pesto sauce. So, let's start with the garlic. 1 cloves of garlic. So, yan. Nilagay ko na yung garlic niya. And then, isusunod natin ang walnut. Let's make it a point na magdurog siyang mabuti. Finely chopped dapat. You have to use spatula para mag-grind mabuti ang ating garlic and walnuts. Ayan. And then, we will put the basil. Nahugasan ko na siya. Inugasan po natin siya mabuti. Kasi sayang naman kung mag-wilt siya, di ba? So, kahit marami itong gagawin kong basil, hindi ko naman siya lahat ilalagay dun sa giniling, pork giniling natin because 1 kilo lang yung gagawin ko. 1 kilo lang yung aking pork giniling. So, ayan. Titignan natin maigi. Baka may mga wilted na dahon na siya. Let's set it aside. Masyado atang marami yung nailagay ko, pero
aubergine, garlic, and basil. Para rin tayong bumabalik doon sa aking pesto sauce. Guys, pag natikman nyo itong skinless longganisa natin. Pesto, skinless longganisa. Yan. Medyo nag, ano na siya. Next is, lalagyan na natin siya ng olive oil. Now, tansyahin nyo, depende yan sa basil na dami na gagawin nyo. Ganun lang kadali. As you can see, alam nyo, ang pesto sauce, pwede nyo ring ilagay, i-spread sa bread. At napakasarap. Ako i-spread ito sa bread. Parang garlic bread siya, yung French bread. France pan ang tawag dito. Tapos, ito toast mo lang siya sa oven. Pwede na. Now, since it is, ano, evenly chopped, we can put it now in our pork giniling. Ngayon, kung wala naman kayong food processor, pwede naman yung osterizer. Di ba sabi ko sa inyo noon? Now, tansyahin muna natin. Yan. Hindi ko muna ilalagay lahat. And then, we will put vinegar. And then, the salt and pepper. Tansya-tansya lang, mga friends. At saka ang ating sugar. Kaya, sa mga may diabetes, okay na okay to kasi wala siyang, hindi granulated sugar ang nilagay ko. And then, we will put cornstarch so that maging tight yung ating longganisa. We have to mix it well para maganda ang kalabasan niya. Guys, napakabango nito, mga friends. Mga friends, feeling ko dapat ko la ilagay lahat ito. Kasi may unlimited basil plant naman ako. Marami akong basil. So, hindi na ako magtitira para sa akin. Gagawin ko na lang siya. Gagawa na lang ako ng another step. Yan, hinalo ko na lahat siya. Yung ating pesto sauce. Sana masarap. Pero bago ninyo siya ibalot, kailangan tikman nyo muna. Paano nyo matitikman? Kumuha kayo ng konti, tapos ilagay sa platito at i-microwave ninyo or prito nyo para malaman nyo kung ano yung lasa ng ating pesto
skinless lungunisa. Kasi dito sa Japan, wala kaming panggawa ng yung para sa lungunisa pa na dito ka ba yan? Or what do you call that? Kaya, ang gagawin ko dito is lalagyan ko ng lalagay ko siya dito sa ice candy na supot. Pwede rin naman gamitin ninyo yung parchment paper na ginagamit natin pambe. Napansin ko kasi doon, nung minsan, may binilihan ako nakalagay sa parchment paper. Eh, hindi nyo naman kakainin lahat. Hindi naman isang lutuan lang, lalo na kung kukunti lang kayo. So, mas maganda, nasa plastic. Madali lang naman siyang ilagay sa plastic eh. So, itatry ko this one kung okay na ba siya ang lasa. Just make sure you mix it evenly. Kasi baka mamaya yung ibang part hindi natin nalagyan ng pesto sauce natin. Actually, mas marami itong bawang kesa dun sa pesto sauce. Ayan mga friends, naglagay ako ng konti sa microwave. Minicrowave ko siya. Mmm! Bango! So let's taste it. Naging medyo oily siya. Masarap to. Tikman natin. Ang sarap guys. Pestong-pesto ang lasa. Alam nyo ba, napag-isipan ko lang to kasi mag-rebuild na yung aking basil dahil autumn na dito. Eh, nakakakita ko sa supermarket ng basil sausages. So, sabi ko, why not try it in lungunisa? Kasi tayong mga Pilipino mahilig sa lungunisa. Ngayon, wala itong measurement. Try nyo lang. Lagyan nyo kung kulang sa inyo ang salt, kung kulang sa inyo ang pepper, or kung gusto nyong spicy, pwede rin natin lagyan siya ng chili. Hi mga friends, naku, ang bango-bango ng bahay ko. Amoy basil and garlic. Suggest ko lang sa inyo, bago ninyo ito ipack dito, ganito ang gagawin ko. Yan. Bago nyo ipack, stay nyo muna siya for 30 minutes para mag-absorb lahat yung lasa niya. Pero guys, nung minicrowave ko siya, ang sarap-sarap na niya. Ang sarap at ang bango. Yan friends, ganyan lang ginagawa ko. Siguro kung may mas malaki akong imbudo, mas madali kong mailalagay. Pero kung ibebenta nito and you will use this for business, I suggest na timbangin nyo kung ilang grams para hindi kayo malugi. So mga guys, start na kayong magtanim ng basil, lalo na dyan sa Pilipinas. Napakadaling buhayin ng basil. Yan, ganyan lang ginagawa ko. 4-hour skinless lungunisa. Yan. Tignan natin kung ilang grams. So, doon sa ginawa ko, ganito siya kaliit.
which is the normal size of skinless longganisa, 40 grams. Kaya dun sa pwedeng mag-business o yung gustong mag-business, pwedeng-pwede to. At guys, mga friends, napakasarap po. Hindi ako nagbibiro. At napakabango. At very healthy itong langgunisa na to. Kaya mga friends, ayan po ang itinuro ko sa inyo ngayong araw na ito. Okay mga friends, ito po ang Lola Tet nyo na nagsasabing love every moment, love every day, and live beyond words. Be positive, be happy, because you only live once. Babaguhin na natin yung outro ng lola nyo kasi natakot din ako. Pero, totoo naman yon. So, mga guys, aariba na tayo ng pagluluto, tapos na ang travel. Kaya, abangan po ninyo ang mga videos na susunod. So, please like, share, and subscribe. At, don't forget to hit the bell button for notification of new videos. Magandang araw po sa inyong lahat. And have a nice day. God bless you all.